Good morning guys, welcome back to our channel. Ngayon is day off ko. So gagawa tayo ng day off routine ko. So start natin with kanina. Nag-start ako kanina ng 7, gumising ako na 7 just to make sure na si Jermaine is gising na. Kasi minsan kahit yung alarm clock niya tunog na ng tunog, same as sa kuya niya. Wala lang. Dead ma. Eh, gising ako na 7. Then, I make sure pakain ko na siya ng breakfast. And then, yun. Pagkatapos niya kumain ng breakfast, na make sure ko na okay na siya, bumabalik ako sa tulog. Kasi ano pa naman ang pasok ni Javi, alas 2 pa ng hapon. Pero kapag pang 6 ang pasok ni Javi, 6 ng umaga. Kasi every 2 weeks ang palitan ng shift nila. So, pag 6 o'clock ang pasok ni Javi, gumigising ako ng 4 o'clock. Para i-ready yung breakfast, yung baon niya, tsaka yung snack. So, natatapos ako by, nakakain siya ng mga bandang before mag-5, then 5:20 umalis siya. Then, babalik ako sa tulog kapag ka, na-make sure ko naka-reach na siya sa trabaho. Kasi usually, pagkadating namin galing work, nagte-text kami mag-asawa na, oh, dito na ako, nakarating na ako sa work, para at least kami na safe na nakarating yung isa't isa. So, by 6, nakalating na siya sa work. Babalik ako sa bed. Kasi usually, ang pasok ko is 10 or 10:30. So, babalik ako sa bed. Matutulog ako ng... Ay, hindi pa pala ako matutulog. Before ako matulog, gigisingin ko ulit si Jermaine. So, pag pangumaga si Javi, mas maaga nagigising si Jermaine. Around 6 o'clock, before ako bumalik, gigisingin ko na siya. Pakakainin ko na. Pagkakain niya, balik na ako ulit sa bed. Then, gigising ako ng mga bandang 8:30 para naman mag-ready, papasok sa work ko. So, ganun ang routine. Or kahit na day off ko, ganun pa rin. Gising ako maaga dahil si Javi maaga pasok. Then, babalik ako sa bed. Pero anong oras na siguro yun? Gising ako mga bandang 9:30. Doon mag-start naman yung day ko na magluto, maglinis. So, may samahan nyo, papakita ko sa inyo paano yung usual routine ko. Para makita rin ng mga mommies out there na kung paano ko i-manage yung time ko sa bahay. So by now, nakapasok na si Jermaine. And then si Javi is 2 o'clock pa ang pasok. So nauna na ako nagising. Nagsalang na ako ng pork ribs para sa baon niya mamaya. Ito, pinapanambot ko na. Para later, siguro after 2 hours, malambot na. Gagawin ko siyang barbecue. Barbecue ribs. Pambaon niya. Mamaya, ayan. After noon, hapon na siguro kami mag-grocery. Sasamahan ako ni Jonas. Usually siya ang kasama ko pag mag-grocery. Sa paano guys, may ano lang. So yan guys, iwan ko muna yung pinapakuluan ko. Remember ka, papakuluan ko ng ribs. Andiyan naman si Jonas. Naku, huwag mong kalimutan na. Yes. Nabad tayo ni Jonas. Oy, hunting. Alis lang kami sandali ni Javi kasi may pipick up yun siyang... Wala nyo? Wala nyo? Chinelas. Toys. So, layas muna kami. Eh. 30 bucks yung SRP nun eh. Yeah, 30 bucks. Pero makuha niya na $15 lang, di ba? Mm. So, alis muna kami. So, pagbalik, hindi ko lang kung may pipick ko pa yung ano, pero hadalir ka lang kung lutuin. Kasi hatiran ko si Bonzo ng... Pagkain niya, 12:20 ang kanyang break time. So, by that time, mabilis ang luto. So, baka hindi ko na ma-film yung barbecue spare ribs. Mga pala guys, te-testing ni Javi yung sasakyan. Ito yung nakuha namin kahapon. Pagumbaya rin. Pero ang cute niya kasi maliit. Saktong-sakto sa akin. Hindi ako mahirap. Tingnan si Javi, hirap na hirap. Hindi magkasya eh. Eh kasi malapit yung ano. Malapit yun. Tumatama yung tuhod niya guys. Panay sa akin kasi sakto yan. Sa ilalim din, sa ilalim. Ah, yan. Sa akin kasi sakto yung ganun. Pero maganda yung loob niya. Okay din. So spacious din siya sa likod. Nakauwi na kami guys ni Javi. Nakuha niya na yung toys niya. So, ito na. Nagbabad ako ng... Yung kanina pinapalambotan ko na
ribs. Ito yun. Minarinate ko lang siya sa kalamansi, toyo, oyster sauce, konting sugar, tsaka ketchup. Tapos ito, i-ano ko na lang. I-grill ko rito. Mas masarap sana ito kung inihaw. Kaya lang, wala kami pang ihaw na. So, dito na lang siya sa pot. Late na rin ang oras na magto-12 na. Nahadali ko na rin to para mahatiran ko na si Bunso ng pagkain. Then, baka pagbalik. Kain naman kami kasi papasok si Hubby. So, ito yung... Ano to eh? Nabibili na to eh. Pulled pork. I-steam mo na lang siya. Papakulaw mo lang siya. Tsaka mo siya ipupulled. Lalagay ko sa burger bun. Tapos lalagyan ko ng sauteed onion. Yan ang magiging snack naman ni Hubby. Tapos ito, baon niya sa work. Then yung tira naming meatloaf kagabi. Ay, hindi. Not meatloaf. Yung Swiss meatballs na tira naming kagabing ulam. Yun ang kakain naman ni Hubby ngayong lunch. Kasi kagabi hindi naman siya kumain. So, yun ang magiging lunch niya. Ito ang baon niya pang hapunan ngayon. Kasi nga pang ang alas 2 hanggang 10:30. So, paano? Ayan, medyo busy-busy na. Naghahadali na ako kasi nahabol ko na yung oras. Yan na lang. So, ito na guys yung ribs na niluto ko. Ano to? More on na Filipino style na barbecue ribs. Hindi siya yung usual na bili ko sa Canada na medyo maasim. Ito kasi toyo, kalamansi, oyster with sugar. Kaya medyo may tamis, alat at saka asim. So, ayan. Kain na kami. Naghahain na si Jonas. Then, diretso na ako sa paghatid sa pagkain kay Jermaine. Guys, ubos na yung pagkain. Tapos na. Meron pa naman. Isa na lang. Isa, pero nabang pa ni Jonas, kakain pa. Appetizer lang ginawa na kanina. Ito na yung toys ni Hubby. Red. Favorite Nakuha color. Na. My favorite color. Si Deadpool. Nirepaint ko ito. Yung part niya. Kasi red na red siya. Ito yung pagka-red niya. Nasa ulo. Sobrang pula. Kaya nirepaint niya. Medyo mas nano na. Na-darken yung mga ano yung mga spot. Paano ito? Atiran ko na rin si Bunso ng pagkain. Punta ako sa school. Tsaka update nga pala, magdi-gym daw sila. Gym. Start of the new year. Magdi-gym. Ako, si Jonah, si Emma. Pero... Kaso, problema ni Commander, yung pambayad daw sa gym, $50 daw per month. Sayang kasi guys, diba? Lalo kung muna sasakyan. Eh, plano ko, di ko naman alam na masisira yung sasakyan. Mag-overtime ako, parang lang mag-gym ka. Kaya ko, di ko kaya bayaran yung gym. Hihinayang lang ako, no? Hindi. Lalo marami tayong bayarin. Exercise din yun, syempre, ma'am. Good okay. Health. Yun ang ano, yun ang magandang ano eh. Ako po eh. Tignan mo yung mga kasama ko. Kamusta naman? Tignan natin paano magiging schedule. Parang yung ano yun eh. Yung nabasa ko, yung nag-uusap, sabi nung isa, alam mo ba yung ano, ibig sabihin ng New Year's Resolution? Sabi nung, sumagot yung isa, oh yeah, namin. Alam mo yun. Yun yung list na nagagawin mo for the first week of January of New Year. Eh, lumagbas na yung first week pa niyo. Paano nga yan? Eh, naku. So, sige guys, mamaya na lang. At baka magantay na si Bunso. Nagugutom na rin yun. Mm-hmm. At tirang ko na. Mahirap magutom yun. See you. Pasok na rin ako. Sige. Ayos ka na. Mag-ready ka na rin. Sige guys, maya na lang. Bye-bye. Ayan guys, papasok na si Hubby eh. Pero... May pipintura pa siya eh. Medyo maaga pa kasi. Saglit lang yun. Ulo ni Deadpool. Yun yung kasama na ulo eh. Yung kanyang color palette yan. Yung pinagano niya. Yung kanyang mga tools. Tools ba ito, dear? Abubot. Junk. Eto. Yan yung abubot. Tinan nyo ito. Eto. Ano yan, bote ng Yakult yan, pero after ng siguro a week, kasi minsan-minsan ko lang ma-touch yan eh. Tingnan nyo kung anong kalalabasan yan. So, susunod. May gagawin siya dyan. Papakita lang na. Sige, pinintura ka lang. Ayan, ready ko na rin yung baon ni Hubby. Ito,
ito. Swiss meatballs ang ulam niya. Tapos rice. Tsaka ito yung snack niya. Pulled pork na sandwich. Lagay sa burger bun na may sauteed onion sa loob. So after nito, maglilinis na. Yan yung kalat eh. Mga hugasan sa lababo. Ayan. Linis-linis ng kusina, sala. Si Jonas, tinutulungan niya ako maglinis ng banyo. Sobrang laki naman yung banyo natin eh. Parang mali. At least, di ba? Tumutulong siya. Ayan. Kanya-kanya kami ng role din dito eh. Tulungan lang talaga sa bahay. So, mamaya, ayusin ko rin yung ref para pag nag-grocery, salpak na lang lahat sa loob. Yan guys, usually pag naglilinis ako, sinisimulan ko muna sa kusina. Ngayon, ito yung mga hugasin na mga kaldero pinagamitan sa pagluluto. Nagpalambot ako ngayon na. Inuuna ko muna dito. Tapos, saka ako pupunta sa sala. Then, wali sa buong bahay. Kumbaga, routine yan. Lagi yun. Kasi nga, pag nagpunas ako ng mga counter dito sa kitchen, at least, lalagay na lang sa baba. Ihuhulog mo na lang para pag nagwali, sama-sama na. Ito lang talaga matrabaho pag sila panayan luto. Yung kaldero ba? Hugasin. Ito nga na, yung stove. Every time yan. Pag nagluluto. Kailangan linis. Kita niya mga spot na yun. Mga talsik to eh. Diba dito ko grinil yung ano. Yung ribs na ulam namin. So yan. Yan ayoko din. Ang daming talsik. Yan. Bilinisin ko yan. Tapos yung mga used oil. Iniipon ko to guys. Tapos lalagay ko siya sa bote. Before ko siya itapon sa garbage. Kasi hindi pwede sa sink yan. Magbabara yung sink. So yun. Linis muna, organize ko yung lamesa. So guys, usually nililinis ko na yung ref before kami mag-grocery. Para pag mag-grocery na, mas madali na maglagay ng item. Hirap kasi pag kayong punong-puno, tsaka ka pala maglilinis. Clear na. So, paano malinis na yung mga counter. And then, yung fridge. Yan. Malit lang yung fridge namin kasi itong fridge. Ano to eh? Dito sa apartment na yun. Empty na halos. Wala na. Pero may ilang pa akong gulay. Ito mga bagong, palaman. At okay pa yung mga yan. Usually, mga drinks, mga gulay-gulay na konti. Kasi meron pa kami yun. May sobra pa. So, yun lang guys. Tapos na ako ulit sa kitchen. Nalinis ko na yung ref. Punta na ako sa sala. Linis naman ang sala. So, ito guys. Walis-walis. Tapos later map. Ipit itong table. Mga abubot. Usually, ganyan lang, guys. Pagka, ano, ligpit-ligpit lang. Well, si Jonas, eh. Sama yung kanyang girlfriend. Punta lang sila sa school sandali. Hindi na ako nagpalit kangina ng damit eh. Nagagaling namin sa pag-pick up ni Javi ng toys kasi after ko maglinis, mag-grocery kami pagbalik nila Jonas.
mamaya na lang tapusin ko muna itong paglilinis and then mag-grocery na kasi medyo marami pa hapon na rin. So yan, punta na kami ng grocery. Si Jonas wala pa at saka yung girlfriend niya eh. Dito na si Jermaine, so may kasama ako. Kadarating niya lang galing school. Ang hirap kasi guys na walang kasama, at least kahit papano meron pag nag-grocery yung may mga ano ka ba, may alale kang maglagay sa bag. Kasi dito wala namang bagger, hindi gaya sa atin sa grocery sa atin. Dito ikaw mismo maglalagay sa bag. So pag medyo marami, syempre for a week namin grocery medyo mahirap. So punta muna kami grocery ni Jermaine and then balikan lang namin kayo mamaya. So yun na guys, nag-grocery. Haul natin yan. Parang may mga kulang-kulang pa kasi nakalimutan ako yung Worcestershire sauce para sa ito ang pali akong karne. Pero malapit lang naman so bili na lang ako para may film ko rin yung paggawa na. So yun na guys, yung mga napamili. Sa second date na namin yun. Then after ko, ayos, magluluto na ako ng hapunan namin. Gagawa ko ng chicken wings with garlic and parmesan. So, paano guys? Mag-ayos muna ako. Usually ganyan. Yan ang ginagawa ko whole day. Pagkagising, luto, dinis, laba. Kung may time pa, baka maglaba pa ako later. Pero maaga pa naman. Usually 1.5 hours lang naman tinatagal yung paglalaba. So mamaya try ko maglaba. Pero usually dalawang day off ko. Ngayon at saka bukas. Pero as much as possible, gusto ko gawin lahat ng gawain the whole day. Para the next day, wala na. Luto na lang. As in, hayahay na ako. Maglalaba na. Maglaba. Ano mo? Malabo. Ayan. Maglalaba guys. So, ito yung last na ginagawa ko pag day off. Nakasalang na yung... Ayusin mo na. Parang malabo ata. Focus mo. Ayan. Ang laundry namin dito, shared laundry. So, ayan. Ito yung pinakuling ginagawa ko sa day off ko. Para bukas, isa pang araw na day off ko, pahinga na lang. Tsaka pag naglaba ako, sa amin lang, yung dalawang bata, nagsasala na sila ng sarili ng labahan. Check ko yung... Usually Sunday, ay mag-check si Bunso yun ang mail. Usually kasi, Sunday, yung dalawang bata, naglalaba sila ng damit nila. Ayun yung mailbox. Dun sa baba, yung tinitingin si Bunso. Ay nak. Yun. So, marunong na silang maglaba ng sa kanila. Kailangan din kasi silang turuan. Hindi naman kasi pwedeng akin lahat. So, ito guys yung laundry. Yan. Para sa buong building to. So, tinuruan din namin sila. Total dito, easy lang naman eh. Salang nila sa washer, after lagay sa dryer. Tapos tupi. Kasi kung ako pa lahat yung gagawa, so sobrang busy na. So at least kung marunong sila magsala ng mga damit nila, tsaka para sa kanila rin yun. Para paglaki nila, at least marunong silang maglaba ng damit, marunong silang maglinis. Sa paglilinis, tumutulong din sila paminsan-minsan sa bahay. Unless nasa school silang lahat. Pero pagka nasa bahay at wala silang pasok, ayan, tinutulungan nila ako. And aking little helper. Sunday, maglalabas sila ng unit ng damit nila para yung mga damit din pamasok. So, paano guys? Masyado nang mahaba itong vlog na to. Hindi ko alam kung magugustuhan niyo kasi parang mostly linis. Syempre, day of routine nga. As a mom, talagang ganun ang routine natin bilang nanay. Kasi kasi ng pamilya, pag day off, bawi. Lalo kasi pag busy ka, oras ng trabaho. So, pag walang pasok, as much as possible, dun mo gagawin yung paglalaba, pagluto, paglilinis ng bahay. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye! Jermaine, say bye-bye na! Bye! Bye!